Hey there from Taytay Rizal! For this video, hindi ko po ipapakita yung painting process but the struggles na possible maranasan o nararanasan ng aking mga kapwa artists. So without further ado, let's start this outdoor mural. Unang napansin ko dito dahil mini garden siya, medyo masikip yung espasyo kaya kinailangan ko talagang iusog yung ibang paso sa gilid. Pangalawa, malambot ang lupa. Lumulubog talaga yung hagdan. Plus mabigat pa ako kaya lalo bumabaon sa lupa. At dahil lumulubog, umaangat yung kabilang part ng hagdan kaya nagsisiso. Mahirap mag-balance. Pangatlo, may nakalimutan akong gamit. Naiwan ko yung bagong brush ko. Good thing, nadala ko yung old brush ko mula sa kauna-unahan ko pang project. Pero mahirap to guys kasi medyo mahirap na siya ihagod dahil gamit na nga siya. Medyo manikit na yung mga hibla niya. So pang-apat, dahil ulyanin ako talaga, kulang yung color ng pintura na dala ko. Sa dami ng dala ko, yung mahalaga pang naiwan, which is black color, napaka-importante nito. I am supposed to make green color out of yellow and black. At dahil sa mas realistic yung vibrant niya than blue and yellow na combination. So no choice ako kundi paghaluin na lang yung yellow and blue and lagyan na lang ng konting brown color. Ikalimang struggle ko dito. Madali po, lapit! Ito na yung pinaka worst na kalaban ko sa araw na to, ang umulan. I know may mga artist na makaka-relate dito, lalo na yung mga nag-mural din outdoors. Nagulat ako alas 2 pa lang ng tanghali, kumulimlim na. Alam ko na to, senyalis na to na dapat magligpit na ako. Mabuti na lang at naligpit ko na lahat ng pintura ko bago bumuhos ang ulan. Ito pa lang natapos ko bago umulan. Ika-anim na struggle ko is kung yung una malupa lang, ngayon may kasama na siyang putik dahil nga sa umulan. Pero tuloy lang ang laban hanggang sa matapos ko na. Pero di dyan nagtatapos yung challenges guys. Medyo di nagkasundo si client at anak niya sa design dahil pang resort daw yung upper portion na may butterflies. Then I decided to rework the entire part na may butterfly at palitan na lang ito ng leaves. Ito na ang final output guys. Mas gusto ko ito hindi dahil mas better or mas maganda siya sa una kong ginawa, pero dito na satisfied ko si client at ang anak niya. Ganun talaga guys. Sa buhay, di palaging pabor sa atin ang tadhana para lalo pa tayong mag-improve at matuto.